nagastos namin. Abangan nyo guys sa sunod ko na vlog kung magkano ang show money at paano ko ginawa inyo, kung paano ko ginawa ang aking purpose of travel. Handwritten purpose of travel visit visa application sa Canada. So, ito yun guys. Handwritten lang. Welcome back to my YouTube channel. Last month, nag-upload po ako ng video tungkol sa aking travel history. Visit visa application, online application sa Canada. So, ang ginawa ko noon is handwritten travel history. Kung mapapansin nyo sa mga previous vlog ko. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung paano ko gagawin o paano ko ginawa yung purpose of travel. Ito rin. Ang ginawa ko, handwritten. Guys, panoorin nyo muna to and see you on the other side. Simple lang guys, isulat lang ninyo kung saan kayo pupunta o saang lugar kayo pupunta sa Canada. And kung mayroon din kayo mga stamp sa inyong mga previous travel, i-attach din ninyo. At saka yung mga hotel bookings, plane tickets before sa mga travels ninyo, i-attach din ninyo doon sa folder na pag-a-uploadan ninyo nito. Anong mga tourist destinations? So, anong mga tourist spots doon? So, sulat nyo. And then, kung ilang linggo or ilang buwan kayo, sulat din ninyo dito. Anong okasyon? Kaarawan ba? Anniversary ba? O anong okasyon na bakit kayo mag-tourist sa Canada? And also, kung paano kayo mag-book ng hotel at yun lang yun. Ganun lang kasimple. Gusto ko lang pong sabihin na yung mga sinasabi ko dito ay based lang sa personal experience ko about my tourist visa application sa Canada. I am not also connected to the immigration or any travel agencies. Basta ito based lang sa aking personal experience. So, ito yung mga ginawa ko dati. Travel history, handwritten din. And ito ngayon, pinakita ko sa inyo. Purpose of travel, handwritten din. At saka, regarding sa mga nagastos namin, abangan nyo guys sa sunod ko na vlog kung magkano ang show money at paano ko ginawa. So, don't forget to like and subscribe. Bye-bye.